So hello guys, good morning. Welcome to my channel at welcome na naman sa ating panibagong taon, year 2022. Sana maging successful tayong lahat itong darating na taon na to. At sana wish ko rin na sana tuloy-tuloy lang ang inyong pag-support sa aking channel at para matupad din ang ating pangarap at makapag-share tayo ng ating blessing sa ating mga kapwa na nangangailangan. Lalong-lalong na dyan sa Pinas, sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyong Odette. So, gusto nating tumulong, sana makapagbigay tayo na kahit kukunti man lang. So, yun guys, no, syempre, gusto kong batiin ang aking mga mahal sa buhay na sila nagbibigay sa atin ng lakas bago tayo narating dito sa ating kinalalagyan ngayon. So yun guys, syempre panibagong taon, panibagong vlog na naman natin at sana, yun nga, sana lalo pang dumami yung ating subscriber at makapag-share tayo ng ating mga blessings nga. So yun, ito yung video na to yun guys, ipapakita ko sa inyo ay yung gagawin natin yung ating aming service dito na Isuzu pick up kasi ayaw yung pumasok yung yung cambio niya, yung Primera at saka yung reverse niya. Kaya ang gagawin natin ngayon, i-adjust natin yung clutch niya para para pumasok na yung ano. Kasi yung nangyayari kasi nito guys, no, bilang tip ko rin sa ating mga kapwa driver, mag-sliding na siya. So kailangan natin i-adjust na yung clutch niya. Kaya yun ang tendency nun, kaya ayaw pumasok yung cambio niya. So tara, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gawin at kung paano natin masolusyonan yung kanyang ano. Kasi pag ipapasok mong ganun, umano lang siya ba yung parang sumasabit, nararamdaman natin. Kaya gagawin natin ngayon. So tara. So yun guys, no, andito na tayo sa loob ng sasakyan na kung saan ay ating gagawin yung kanyang cambio niya. Kasi yung nangyari kasi guys, pag malapit na yung maging slider yung ating clutch, so ito siya, hirap na siya ipasok sa cambio niya. Yan. Katulad nito, pag ipapasok mo siya ng ganyan, o ayan, segunda, talagang hindi siya sumasabit, para siyang umano lang yung sumasabit lang siya, baga hindi siya napasok. Tapos yung reverse naman, yan. Sa ngayon kasi napasok siya kasi nakapatay yung makina. Kaya ang gagawin natin ngayon, i-adjust natin siya doon sa ilalim. Makikita natin yung push rod doon. Yun ang natin pipihitin, papasok, para siya ay pumasok yung reverse. So yun guys, no, at tayo gagawin natin ito para hindi pa lumala. Kasi pag hindi agad maagapan yan guys, yan, may tendency na masusunog na yung kanyang clutch. So matutuloyan na siyang masira at malaki ang ating gagastusin kasi papalitan siya ng buo yung pinaka clutch disc niya. So yun ang ating agapan. Kaya sana yun, sana may natutunan kayo sa aking video na to. Kahit simpleng basic lang pero malaking bagay to para sa ating mga driver na in case man tayo magka-problema sa daan na mararamdaman natin. Kaya dapat natin alam yan. Dapat nating alamin. So tara guys, puntahan na natin yung ano na yan para magawa. So yun guys, no, dito ulit tayo. Kung tapos na tayo mag-adjust guys, ako ngayon tapos ko na in-adjust yan, yung pinaka-post rod niya. So ituturo ko lang sa inyo. So mahirap kasi sumikit sa ano. Hindi
kumalukot ng aking kamay. Ayan. Kung nakikita nyo pa rin guys, yan yan yung pinaka tornilyo niya. Yan, medyo idikit mo lang siya dyan. Idikit nyo pa atras, yung makikita nyo yung tray. Yan, kung makita nyo yung tray, isagat nyo siya dyan sa pinaka dulo niya, sa kanyang higpitan. Kasi nangyari nito kasi, itong aking inayos na sasakyan ngayon, maluwag siya. So ganyan ang forma niya. Oh. Pag inawakan mo yan, hindi siya mahigpit. Kaya ang nangyayari, gumagalaw siya, gumagalaw yung pinaka-postron niya. Kaya yun, may tendency na yung clutch natin mag-sliding. So ganun nangyari nito guys, kaya sabi ng driver ayaw pumasok yung reverse niya at saka yung Primera. Kaya inaayos natin ngayon, kaya sana hindi na magkakaproblema ulit. So yun guys, no, andito tayo ngayon sa ilalim ng clutch pedal niya. Ito yung clutch pedal niya. So nangyari kasi guys, ayaw pumasok yung Primera at saka yung reverse. So ngayon i-adjust natin at silipin natin kung anong problema, baka dito lang sa pinaka post rod niya. So titingnan natin, at ito yung ating i-adjust. Medyo masikip yung ating camera guys. Yan, yan yung nakita niya, yan yung pinaka post rod niya. So pihitin lang natin yan. Yan yung pinaka di ko lang madukot ng aking kamay kasi masikip. Kaya ayan yung entornilyo niya na 12 mm yan. So pihitin natin, luwagan, tsaka pihitin natin yung pinaka post rod niya. Yung nakita niyo yung parang bakal dyan sa dulo. Ayan, pihitin natin palabas para medyo mag-release yung pagkadiin niya doon sa pinaka booster niya, clutch booster niya. So tara, pihitin na natin. Ito guys, no, ayan, kukuha tayo ng ayan, 12 mm na yan. Yan ang isusukot natin dito. Mahirap dukutin.